Ilang linggo na ang lumipas simula nung atakihin ng bansang Russia ang Ukraine. Halos 13,000 na ang nasawi. Halos 2 milyon na umalis sa Ukraine. At halos 2,000 gusali na ang nawasak dahil sa gerang ito. Ang Pangulo ng Ukraine na si President Zelensky ay walang tigil sa kaliwat-kanan ng panawagan sa iba't ibang bansa. Malino pa sa sikat ng araw ang desperadong paghingi ng tulong ni President Zelensky. Lahat na klase ng tulong na kailangan niya para labanan ang bansang Russia ay pinakiusap niya na sa mundo. Ang isa sa hinihingi na kanilang mga piloto ay ang mga warplanes na galing sa Poland. Pero bakit warplane mula sa Poland at hindi sa US at Europe? Dahil isa lang ang sagot dyan. Dahil ang mga piloto ng Ukraine ay hindi nila alam kung paano paliparin ang mga warplane na US at Europe. Ayon kay Max Bergman, isang senior fellow sa US State Department, ang Ukraine military ay sinanay base na rin sa Soviet-Russian military. Kaya ang master nilang i-operate ay ang mga Soviet-Russian equipment. Kaya ang alam lang gamitin ng mga Ukrainian pilot ay ang mga warplane na ginawa sa Russia. Katumbas daw ito ng taong sanay gumamit ng Android tapos bibigyan mo ng iPhone. Kailangan mo bang basahin ng manual bago mo makabisado? At hindi gagawin ng mga piloto ng Ukraine na magbabasa ng manual habang nakikipaglaban sila sa ere. Saan ba gawa ang warplane na hinihingi ni President Zelensky na MiG-29 jets? Ang MiG-29 jets ay gawa lang naman ng kumpanyang Mikoyan Aerospace Company. Ito ay isang Russian aerospace and defense company na ang factory nito ay nasa Moscow, Russia. Pero ang malaking tanong, bakit tinanggihan ng US ang alok ng Poland na ipadala ang kanilang MiG-29 sa Ukraine? Ang Poland ay handa na ibigay ang kanilang MiG-29 jets sa US Air Base sa Germany. Hinikayat din ng Poland ang mga miyembro ng NATO na ibigay din nila ang mga Russian-made warplanes nila sa Ukraine. Pero ang US ay bigla nag-alangan at nagdalawang isip. Dahil ayon sa kanila, pag ang piloto ng Ukraine ay pumunta sa mga bansang miyembro ng NATO at kinuha ang mga warplanes, tapos lilipad sila pabalik sa Ukraine, ay para na rin silang sumali sa gera ng Russia at Ukraine. Ang hakbang na ito ay maaaring magdulot na mas malawak na digmaan at maaaring magdamay pa ang ibang kaalyado ng NATO. Kaya mas pinili na lang nilang maging neutral. Sinabi ng US Defense Department, ang proposal nito ng Poland ay masyadong risky. Ang Poland ay miyembro ng NATO na halos kapitbahay na bansa lang ng Ukraine. Kaya pinag-uusapan pa rin nila ang dapat gawin kung paano nila matutulungan ito nang hindi sila madadamay. Pero kung atakihin din ng Russia ang Poland, pwedeng matrigger ang Article 5 of NATO's Founding Treaty. Ang nakalagay dito, kung atakihin ang isang miyembro ng NATO, ay para na rin inatake ang buong samahan. Kaya kailangan nila pag-isipan kung ano ang dapat gawin at hindi dapat sila magpadalos-dalos.